Hello mga master. Gumawa ako ng video ngayon dahilan sa nakikita kong video sa isang channel na malaking channel. Mga professional po sila. At ito ay tungkol sa flow of electricity. At alam naman natin na yung basic na flow of electricity ay nasa wire talaga. At na-confuse ako dahil sa sinasabi ng Veritasium Channel ay sinasabi niya na the big misconception about electricity. So medyo na nagtataka ako doon kung paano at bakit. Pero gusto kong alamin at mag-research tayo at isi-share ko sa inyo kung anong mare-research ko. So, hindi po ako professional at hindi ako engineer. At mayroon lang akong alam na konti sa electricity. Pero ang pagkaalam ko, basically, the flow of electricity is inside the wire. Dahil kung titingnan natin at alamin natin yung original na pinanggalingan ng electrons ay nandoon na siya. It is free of electrons inside the wire. So alam na ng lahat yun na yung electrons ay free na nandoon na sa inductor at lalong-lalo na sa copper. So tons of electrons ang nandoon. So magdepende na yun sa yung ginagamit mo kung paano mo ipapalabas o yung pressure na gagamitin mo para lalabas yung electrons at magagamit mo yun. At kung gagamitin mo yun para mag-charge ka o mag-save ka ng electricity, so kailangan mo ng storage device gaya ng battery. So lahat ng conductor na kung saan ay ginagamit ngayon sa electrical, ay full of electrons. So nandoon na, given na yung mga electrons niyon. So ang ginagawa ng mga engineers ay gumagawa sila ng paraan para ma-extract o magagamit, mapalabas yung electrons na yun na free nandoon sa mga wires. So gumagamit sila ng metal at copper para mapalabas nila yung electrons na nandoon sa wire. So kung yung sinasabi ng channel na Veritasium ay totoo na nasa space o outside the wire ang energy, paano po mangyayari yun? How can it be made? Dahil yung electrons na free ay nandoon sa wire. Ang pagkaalam ko ay yung wire, pag mag-move na ang mga electrons, ay magkaroon ng magnetic field around the wire pag mayroon ng movement sa electrons. Dahil yung electrons na yun ay nasa labas ng nucleus ng atom. So hindi siya sa ilalim. Kaya siguro naisip niya na outside the wire yung energy o electricity, ang flow of electricity ay outside. Tingin ko may mali sa kanyang analysis, sa tingin ko lang. Hindi kasi ako professional. Pero based on my own analysis, the electrons is inside the wire, not outside the wire. Dahil yung space ay isa siyang
parang insulator, malaking insulator yung space. Yung hangin ay isa siyang insulator, hindi siya conductor. So, kung isi-search natin sa internet, mababasa natin kung anong property ng air. So, kung magnetic field ang sasabihin natin, ay magdepende yun kung paano natin yun ginagawa. Paano tayo nag-work? Anong ginagamit natin? So, para ma-push natin yung electrons na nando doon sa wire. So, sa paraan ng ginagamit na ngayon ng mga generator, ay nag-create sila ng magnetic flux to transfer the electrons from the other to another. So, gumawa sila ng magnetic field partially and make a movement circularly or whatever you push the magnetic field or the electrons to transfer the other conductor. So that is the way that the electron flow with the magnetic field. Pero kung sasabihin natin nasa labas yung energy, electricity, ang flow ng electricity ay nasa labas ng wire, sa tingin ko ay hindi totoo. So, palagay ko ang tama ay nasa loob ng wire ang electricity. Ang flow of electricity, the flow of electricity is inside the wire, not outside. The outside of the wire is actually the magnetic field wind. No, the electrons will move. Then it creates the magnetic field around the wire. Wire kasi, nandududun na yung mga electrons na kailangan natin gamitin para sa electricity. So, in a matter of a second, na pag-switch mo ng electrical circuit, kahit gaano man yun kalayo, basta zero resistance yun, automatic nandoon na yung electrons. Pag on mo, na-connect mo na siya, pupush niya na yung electrons, automatic. So kung paano nag-move yung electrons, mayroon din yan silang ginagawang study kung ilang inch per second yung electrons drift, yung velocity drift niya. Mayroon akong nakita sa internet, kung si-search ninyo, yung velocity drift ng electrons, ay nakikita ko doon ay 0.0028 inch per second. So, doon pa lang, malalaman mo na kung paano mag-act yung electricity papunta doon sa yung bulb. Bakit pag-switch mo ay umiilaw agad? So, hindi siya nag-travel doon sa kung saan-saan, kung hindi nando doon na sa wire. So, pag-switch mo, automatic transfer na agad siya doon at yun, mag-ilaw na yung bulb mo. So, hindi siya nag-travel na long trip para makapunta doon sa yung bulb, kundi nando doon na siya sa wire. So, pag-switch on mo, yung battery na ginagamit mo, yung source of energy na ginagamit mo, yun ang magpupus ng electron. So, yung velocity drift, o yung velocity drift ng electron, ay siya yung mag-connect o magbigay ng electricity doon sa yung bulb. So, yung velocity, yung dahilan, yung velocity drift, yun yung dahilan na agad-agad mag-iihilaw yung bulb mo. Second, a split of a second ng drift o velocity ng electron, yun ang magpapailaw ng yung bulb. So, given na yung electron, nandudo na sa wire, yung pressure mo na lang ang kailangan, pagbigay mo ng pressure, yun, lalabas at magbibigay na siya ng kuryente doon sa yung circuit at papunta doon sa yung bulb. So, palagay ko mali yung sinasabi na nasa labas ng wire ang yung flow ng electricity. Wala sa labas, nandoon sa loob. So, para sa akin, mali yun. Ewan ko lang. So, mag-comment lang kayo.
kung anong masasabi nyo, kung tama ba ako at mali si Veritasium. Kasi yan sila ay mga professional at ako ay hindi. So, makikita nyo sa aking channel ay Mastering Master. Kaya tinatawag ko yung Mastering Master kasi kinukuha ko yung ano yung tama na yung anong mga nangyayari about the technology. Pero hindi po ako master. Hindi po ako professional. So kinukuha ko lang yun para ipaintindi din sa inyo kung ano ba talaga yung tama. Sa tingin ko yung tama ay nasa loob ng wire at hindi sa labas ng wire. Yun lang mga master. Sana yung nakakuha kayo ng idea sa video ko nito. Thank you for watching. Hanggang sa susunod. God bless you all. Bye-bye.